pray, O God, is your name, Lord Jesus. Lord, we welcome, Father God, your Spirit upon this church, Lord. We welcome your Lordship, we welcome your power, and we welcome the God that we serve this afternoon. So, Lord, we thank you, Father God. Lord, I pray, Father God, that you anoint every ears, Lord God, this afternoon, Lord God. Lord, I pray that we may receive, Father God, your healing. Any physical, Father God, that we are going through right now, Lord Jesus, we pray for your healing this afternoon, Lord God. Lord, anything that we're going through, Father God, Lord, I pray, Father, that we will receive our victory through your word, Lord God. And I pray, Father God, for the word that you have prepared, Father God, to your servant this afternoon, Lord God, ay makapagbigay, Panginoon, ng kapayapaan, Father God, it bring deliverance, O God, and Lord, it bring restoration, O God, upon every soul, O Lord, upon this ministry, Lord God. Lord, fill us once again, O God, from your fresh revelation, Father God, with your word, Lord God. Lord, salamat, samahan mo kami, Panginoon, sa hapong ito, Lord Jesus Christ. As we listen, and as we praise, and as we worship you, give us, Father God, the freedom, O God, to worship and to praise you, Lord. Lord, remove the shame, Lord God, upon every lives of every people that are here, Lord God. Because you are the reason, Lord God, why we are here, Lord. Because we want to praise you, Lord God. And we want to give our worship unto you, Lord Jesus. So, Lord, set us free, Father God. Lord, we love you, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Oh,
need, Lord, and the power of your word. You bring harvest and you bring increase. Heavenly Father, while we are preaching, Lord, give increase on our spiritual, financial, relational, especially, Lord, in our relationships and your home. Increase our relationship to you. In Jesus' name, Lord, hide me in the cross. Thank you, Lord, for your presence, Holy Spirit. Lord, we acknowledge your presence, Holy Spirit. In Jesus' name. Siguro, konti lang po yung mga nasa gilid para dito tayo sa punuan natin yung gilid na para pag sa ating live stream na maganda po siya. Okay. Makita natin siya. Baka hindi siya bumibuli. I urge po ating mga kapatid. Gamitin po natin yung proper na seat. Hintayin po natin. At habang babatiin natin. Praise God. Sige po, abang inihintay natin ang ating mga praise and worship na makaupo. I-welcome po natin si Kuya Darren Darina. Tama po. Church ay you and me. Amen?
Kaya a glorious church, evangelizing, discipling Filipinos, and all peoples of the world through teaching, preaching, and this is my favorite, living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, imposibleng hindi mabago. No, it is impossible those who believe in Jesus na hindi siya mag-change ng life. Amen? Meron pong impact mo yan. Icon, napipil ko po kayo. Alam niyo po, when I started trabaho lang ng trabaho, 6 days, overtime, night and day, I feel dream. And even 3 hours, 2 hours on travel from here to Central London to attend church. No, we did it, no? Kuya Ate, no? Andan dyan si Nanay Tess, no? Naalala ko tuloy na yun, pinag-aaralan ko yung i-drive mo sa sakin yun, no? Tsatsaka kami, Kuya Darren, Kuya Ray. Can you imagine 3 hours? Balikan di 6 hours. Sometimes, Kuya Darren at Kuya Ray, ang inaabutan ko, amen na lang. But praise God. We sustain us because God's mercy. Amen? Amen. And God's mercy. Kaya the reason why we stand this church because the feeling, passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. Amen? Welcome na welcome po kayo. Your life will never be the same. Amen. Your life will never be the same. And I will not just not just only you, but even your family. Amen? Nasa tama kayong decision. Come to the Father's hands. Amen? Pero hindi po ako mag-preach po ng tungkol sa pag-accept, no? Just only a part, okay? Ang ating pong theme by this month is a call to intentional soul winning. And I caught the attention about intentional. No, may nakikita po ba kayo, may nagsasalita ba na about the meaning of intentional? In a simple definition of meaning of intentional, kunyari, nagdala, di ba, naalala niyo po mga note tayo mga kids? Di ba, minsan tinatapik natin yung ating, di-drift natin yung ating mga kapatid. Di ba? When you play with your kids, siblings, di ba po? Di ba? It's normal lang. Di ba, mom to? Pero, if you intention to hit your brother or siblings, di ba? Abangan mo siya doon sa may door. Then after that, you put your name. That's the meaning of intentional. But, when you play, is you hurt him or hurt her, your sibling, na hindi mo sinasadya, hindi yun ano, hindi yung intention. But if you have plan, okay, that's the meaning of intention. Okay po? And I meditate and study and did research, sabi ko, if you have an intention plan, you have a master plan. Nakikita niyo po ba doon? Intention, dapat meron kang master plan. Kunyari, yung kapatid ko, very naughty. He's very naughty. I want to revenge to my brother. I have a master plan. When we are in the table, I will hide his ulam. Di ba, ganun? Di ba? May master plan ka. Pag may intention kang plan, kailangan may master plan ka. Nakikita mo ba natin yun? Nakikita mo ba natin yun? At if you have a master plan, katulad po ng football, praise God! Congratulations! We watch it in South Korea. We are in Wimbledon. Yes, the last penalty. Praise God. Ang sarap pala ng feeling. No? Ang sarap ng feeling na nananalo ang England. Totoo po ba kayo? Congratulations, Brother Nigel and Kuya. Ang sarap ng feeling. Yay! What a relief. Diba ang sanya po? If you want a good team, you need to select a best players. Diba po? Pag may master plan ka, diba to execute your best plan, you have to have an inventory. Nag-get niyo po ba yun? To execute right and to execute well your master plan. Nag-get po natin? Kaya a call to intentional soul winning, you have a master plan. And you have a strong strategy. Iniipon mo yung mga best na tools, yung mga best na kailangan mo to execute your master plan. Amen? At tinutuloy po natin ang soul winning. At tignan po natin ang ating pong pinaka-text sa next slide, Kuya. Don't worry, Kuya Josh, I try my best to put all the verses there. Okay, you don't need to go to easy worship. Okay, my
Assignment is in Luke chapter 15, verse 7. It is a worldwide text. There are two texts. Sabi yan, I say to you like that, likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. I want to be clear to everyone of you. Yung mga hindi naghahanap, hindi po yun ang hinahanap. Kasi mag-iubos kayo yung panahon dyan. Ang hinahanap yung pumunta katulad ni Kuya Ray and Kandarin. Yun ang sasabi yung naghahanap. That's the definition. If someone is not really, meron po silang right time to decide. Are you with me? Kaya yun po yung meaning po naman. In Amplified, iiwan mo na yung mga hindi. Then you choose to select or to find those one na gustong magbago. Okay po ba yun? Hello? Ayoko pong maraming mga Kristiyano ini-invite mo pero ayaw. Bakit kaya? Hindi kaya sila genius ng Lord. Hello? Alam niyo po, wala po, sabi ko nga kay Ate Alice, wala po kong kakayanan maging utusan ng sino man para kumilala sa Diyos. Right po ba yun? We don't have any guts, power, na sabihin ko kay Ate Alice, kilalanin mo ang Diyos ng iyong buhay, kundi ng Espiritu ng Diyos. Sabi po ng John chapter 3, unless the man be born again. Even if you tell me, Lord, paano ba mag-born again? I need to born second time. No. Unless you're born in the water and the Spirit, you cannot see the kingdom of heaven. It is in your inner conscience. You need to decide. Amen? It is your inner heart. Lord, I want you. At makikita po natin the Bible patterns. Yung mga taong naganap sa Diyos, meron po silang pinrovide. Ang Lord nag-provide. I will show you later. The right definition of Luke chapter 15, verse 7. Don't waste your time sa mga hindi naman talaga sila naghahanap sa Lord. Marami pa. There are more than 2 billion people. Amen? Palakpakan natin. We are successful to help Guildford sa ating evangelism. Ready na po ba kayo next week? Hello, lahat ba tayo pupunta doon? Amen! Paano? Ayan, tanong. Napakadali po. Sa atong train, andun na lang po yung 5 minutes walk from Guildford. Every half an hour, meron pong train. The best one is, drop po kayo ng Epsom to Guildford. Just only 35 minutes. 3 stop from Sato. Alam niyo po, pag ako pumunta ron, tingin na po ako nag-drive. I just use the train. Mura pa. No? Pero kailangan ko kasi kasama ko si Mrs. Z. Kailangan ko rin ang mag-try. Ba't nandun tayo? Gusto ko lang po na-excite lang po na introduce. Last week na lang, i-declare na. And yesterday, kwento ko lang po. Okay lang ba, Ate Alice, 3 minutes? Kasi ang ating Ate Alice nagbabantay ng preaching. No? Sabi niya, dapat focus ka sa preaching mo, ha? Okay lang po, ha? Papaalam ako sa admin. Alam niyo po lahat ng mga preaching, kailangan nila yan. Chimney correct. Okay. Kuya Dan, first meeting, no? Na kasama natin siya. Palakpakan natin. And this coming Sunday ay bibigay sa kanya certificate as one of the coordinator of Jesus Lord. Wow. It's not about CMT, kundi tayo po yun. Di ba makikita na nila na meron na po tayo churches. Kaya yun po, ang definition po, yung intention ka na hanapin yung mga taong naghahanap sa Diyos. Okay po ba yun? Maliwanag. Because you have a master plan. You don't wanna make a mess. Di ba po? Kasi sayang ang panahon eh. Is, how much per hour now? It's 11:45. Then you use your strength for nothing? No, you're not deserve for that. Are you with me? We need to align to the master plan of Jesus. I say to you that likewise there will be more joy in heaven
Di ba ang hirap naman yung nagtatrabaho ka, puro in vain, ito naman to. Grabe, inaaway pa ako. Pero, that's good. Pero mag-focus tayo. Mas maganda yung may master game plan ka. Di ba po? Because we want to save them. Alam niyo po, sa ang ganda na share po sa akin, bakit po kailangan focus? Listen very carefully. Yung mga gustong kumilala, katulad ni Kuya Darren, Kuya Ray, kayo po, di ba ang grabe yung desire niyo? You come here just only to find in the website, the address, you want to go there. Alam niyo yung mga baby, pag inalagaan natin si Kuya Darren, sabi po nila, yung mga brain daw ng baby na talagang tutok sa pag-aalaga, yung wala ka rin namimiss, nagiging matalino daw po sila, di ba? Mas magagaling sila mga bata, kasi ano po ate yung nabubuo sa kanila? Anong tawag doon? Synapses, di ba? Buo. Pero pag pinabayaan natin si Kuya Darren saka si Kuya Ray, pagbayaan natin, magiging itim daw yun. At sila daw yung mga bata na talagang kulang. Hello, di ba po? Yung synapses daw nila, pag, oh, si Kuya Darren lang naman yan, wala natin, naglayo naman yan, taga Norbury naman yan, taga Battersea. In fact, you are in our barang. Amen? Dahil yung Wandsworth and nasa Croydon ko pa, Kuya. Kaya pag inalagaan daw po natin si Kuya Darren and Kuya Ray, yung kanyang growth ay mabilis. Amen po ba yun? Amen. Yung daw po yung sinasabing intentional. At hindi lang daw ikaw ang natutuwa. Natutuwa daw po yung mga anghel sa langit. Amen. Amen. Palakpakan natin lang. Kaya kung nakakayak pala, pag ikaw mga taong, binungos mo yung panahon mo sa kanila parang baby, tapos aawahin ka lang in the end, parang ang sakit nun. Di ba no? Lagaan mo, binaby mo, para talaga ano. Pero it's a part of life anyway. Di ba ganun ang buhay? Pero yung talagang tao na talagang, alam mo yun, naiintindihan niyo po ba ako sa intentional? Na talaga yung tao, gusto rin talagang yun din ang aalagaan mo, lalakas sila talagang meron pong success sa buhay. They are very successful in life. Amen? Kaya huwag natin pabayaan si Ate Kuya Darren sa Kuya Ray. Allow us, Kuya Darren, to get your phone and connect you to other life group. Okay po ba? Okay. Andiyan si Kuya Kyle, sila Ate Danessa, mga young people. Okay po ba yun? Nagkakandiyan tayo, young people? Amen. Amen. Alagaan natin. Mabuo yung synapses ba yun? Ang galing ng mga nurses eh. Talagang pag nakinig ka sa kanila, ang dami kang matutunan. Di ba? Nakalimutan nyo na ba yung mga nanay? Di ba? Second, at may nare-remind tayo eh. Amen. Next slide po. Sabi, the fruit of the righteous is a tree of life. Opo, maganda po maging righteous. Ang sarap. Alam niyo po, yung pagiging righteous, hindi yung mayroong circle sa ulo. Yung pagiging righteous, alam niyo mo, meron kang standard sa buhay. When you come to work, di ba, Kuya Jake, maski anong busy yan, maski hindi ka kumain, I'm here to finish the job. Di ba? Kasi meron kang standard sa buhay. Ganda yung pagiging righteous. Di ba po? No matter what happened, tinawag ka ng Lord para dito sa isang bagay nito, I want to finish that. Finish well. Hindi siya easy. Can you imagine magtrabaho without break? That's not easy, no? Pwede. Pero meron kang joy because you're not doing that for anyone else, even for your boss. You do it for the Lord. Amen? Kaya sabi dyan, and who wins soul is wise. And the most rewarding part of your life is to engage in soul winning. Diba ba, no matter what is your part? There are three parts, diba? Meron pong goer, sender, and supporter. At pang-apat nga yung ating pong mobilizer. What is the meaning of mobilizer? Sinasabi nila, oh, wala pang church sa Norbury. Wala pang church. Eh, yun po yung sinasabing mobilizer. Ini-ignite niya yung community that we can go there because there's no church. Amen. Kaya, hindi naman lahat, sabi po ni Kito, yung difference po ng preachers and the evangelists is a big difference. Yung preacher talagang we need to go to best me, you have to decorate yourself how to be a good preacher. But to become evangelist, you're just telling the good news. Tell what Jesus did to you. Okay po ba yun? That's the definition of Kito. Yes, as a preacher, I need to study. I need to read the books. Even kulang grammar ko, maski mahirap, I have to do it. Diba? Kailangan i-challenge mo sarili mo. Diba?
Minsan natatawa, sige, natatawa ka lang, mali grammar mo, di ba? Pero you have to do it. You call for that. You have to really, really do. Kasi Lord, inaanto ka na, alas 12 na, Lord, I need to. Because you deserve a good sermon. Hello? Amen? We are the Son of the Living God. Amen? Kaya bakit, as a good evangelist, is so easy. Just tell Jesus. Alam mo, before I hit my dad, when I met Jesus, what kind of heart is this right now? Now I love my dad so much. That's a very powerful evangelist. Because it's a real story. Naranasan mo. Ang dami ngayon, galit sa tatay. Ang dami. Ako, alam niyo po, I live in the street, Kuya Dalim and Ray. I don't wanna go back to my family. I wanna live by my own. But when I received the Lord Jesus Christ, February 6, 1994, that was Sunday. I received the Lord Jesus Christ. I was baptized with the Holy Spirit. I speak in another tongue, Bashandaraba. But it's not finished. The first time I heard the voice of God, go back to your dad and ask forgiveness. What kind of voice is this? It's like a thousand. We are like in a water pool. And I seriously take it. I received that. I heard that Sunday, and the following day, Monday, I go back to my family, and my dad running away to me and hug me. That's the true evangelist in his experience. Anyway, if you Google, you can get sermon anyway. Especially if you have a bright mind. Okay? But experience is different. Amen. Real encounter with Jesus is different. This is most powerful and most real to tell to everyone else. To everyone that Jesus is true living God. He can change your heart. Amen? Next slide po. Sabi dyan, ask the Father welcome back his prodigal son. No? Grabe, no? Ganun ng master game plan. You know, I share this to Ate Alice. This is a very fresh revelation. Now I realize, you know the story of the prodigal son? The younger son asked the inheritance so early, even the father is not dead. But the master plan of the father, he doesn't argue with his son. He just straight away give it. No? Di ba? He give it straight away. Di ba po? Hindi siya nasabi na, oh, buhay pa ako. Oh, hindi siya nakipaglaban. Hindi siya nakipag-argue. Because the father have a greater plan. Because he knew his younger son, they don't know how to manage. And one day he will come back to his senses. That's in my father's house, there's so many food. That's a master game plan. Kaya huwag na kayong mag-argue. Minsan, makulit talaga anak nyo eh. Mapapalo nyo lang eh. Diba? Give it to him! But like the father, welcome him when he realizes or she realizes that he commits wrong with you. Don't close your heart and embrace him or her. Amen? Amazing. Sabi ko, ito, Lord, salamat because naririnig ulit namin yung mga press revelation. Alam mo, to be honest with you, I never heard this in my time of my trainings. Just now. No? Yung mga press revelation. He welcomes those who have stayed away from him with open arms and without chastening. You know, according palalaguna po tayo, the meaning of being evangelist is not to condemn people. Don't tell me you're a sinner. No, that's not evangelist. That's a judge. We are not, church is not a judge. Very careful. Amen? Hindi tayo ko. Amen? Mas lalo nga natin yan. Alam niyo po, I don't know, this is the Spirit of God. He wants me to go to the street and to do something that I never did before. No, I believe this is the word of God. This is the word from God. I want to obey that. Kasi the meaning of evangelism is not to judge people.
to welcome them with open arms, no matter what is the condition of their life or heart, no matter what, who they are. Amen? Kasi gustong-gusto nila yung Diyos. Sabi dyan, and now as a part of God's family, it is also our duty as His children to help others know about His grace and the sacrificial love that Jesus had for us to live a full life. We should always remember the Great Commission and never give up on sharing the gospel with others. The reason why we exist, because of this gospel. I was listening, you know, I did some research to other preacher, Kito, other preacher, but I listened to Bishop Brother Eddie Bilina, and he gave me two verses this morning, and I will share it to you later. This is the rationale for the theme of the month. Kuhanan nyo ng picture. Sabi niyan, strengths of a good evangelist. Ito yung tunay ng evangelist, hindi po yung nag-judge, no? Please, ito po dapat ang church. Number one, hospitality. Okay po ba yan? Relationship. Mas lalo kang malapit sa mga makasalanan, like Jesus. Hello? Amen? Mas ini-embrace, alam mo nyo, nakakatawa pa ngayon, Kristiyano, tapos chinichismis ka kung saan-saan. Hello? Mas nakakatakot yun. Kasi yung mga lasinggero na wala pang alam, Tagalogin ko na lang, tayo na lang nagkakaintindihan. Dami, alam niyo po, marami talagang pupunta ng impyerno Kristiyano. Ako po, pero may revival eh, para sa atin. We are not judging them. Because the true meaning of evangelism is hospitality, relationship, especially the integrity. You cannot tell Jesus kung sarap. Pero may mga Kristiyano, korap ang buhay, nagsishare ng gospel. Sabi nga ni Kuya, ganun na. How come you tell the story of Jesus? Then your life is, you live in hell, in the wrong place. Sino maniniwala? Di ba? Kasi hindi ka makakapagloko sa spiritual. At ang dami daw doon, sabi ni Kuya, ang dami. Pero anyway, we are not the judge. Hindi tayo judge para tumulong sila. We are here to get that character, yung good evangelist, di ba? Pagyamanin natin. Message bearing. Paano ka mag-share kung wala kang word of God? Amen. It's impossible, di ba? Kaya nga tayo may daily Bible reading. Don't worry, siguro, pagkaroon na po talaga tayo mga newsletter, yung week na yun, oh, i-confine natin, no? Kasi po-post natin para talaga mabusog na rin ang mga kapatid. Then after that, parang spoon feeding and filled with the Holy Spirit. Amen po ba yan? That's the true meaning. I hope I can give the definition, the secular meaning of intentional and the true meaning of being intentional in soul winning. Amen? Kaya huwag po tayo, baguhin po natin yung approach po natin. Alam niyo po, totoo yun. Hindi ko po isa po sa mga sekreto ko kung bakit ang saya ko pong mag-church plant. Parang mahal na mahal ko pa yung mga lasinggero. Hindi ko alam kung bakit. Maybe I've been there. Siguro. Yung mga walang makain, I love them. Hindi ko alam. Mas gusto ko pa silang best friend. Yung mga naghahanap ng trabaho, mas gusto ko silang best friend. Kasi alam mo, ang labot ng puso nila. Hello? Kasi yung mayaman, di mo alam, baka ginagamit ka lang. Are you with me? Di ba? Hello? Kakaintindihan. Mas, di ba pag Kristiyano ka, alam mo, I believe na nararamdaman nyo to. Yung talagang umiiyak na wala silang trabaho, naghihingi ng... Di ba mas malapit yung puso mo sa kanila? Parang your heart broke din, di ba? Amen? I believe this is the hearts of the Father. Amen? That's my secret. Hindi po nawawala yung... Kasi alam, pagod. Sabi ko, Lord, pag nakita ko lang ulit, when I review the plans, the master game plan ng Saturn and Guildford, I'm back to my enthusiasm, talagang energy. Kasi maraming naghihintay sa Lord. Amen? We need Jesus. Kaya sabi niya, tingnan po natin. There are only two. Malapit na po ako matapos. Anong oras na po ba? Oh, praise God. Yeah, that got long. Okay pa ba, Ate Alice? Meron pang 15 minutes, no?
Sabi diyan, is preaching the same as evangelist? Okay, nabanggit ko na po ito. Preaching is the act of practice or practice of delivering public discourse on others of more religious subject. The delivery of sermons. Evangelism is the telling of the good news. Amen? Madali bang sabihin? Alam mo, dati, ang hirap ng buhay namin. Yung mga ganun. Alam mo, kailangan pa rin yan hanggang ngayon. Maraming mahirap ang buhay. Amen? Hindi tayong nasawa to tell the story about Jesus. Sige po. Sabi dyan, next slide, kuya. Yan. Number one, intentional evangelism requires listening. Amen. Sa ngayon, hindi ikaw ang salita na salita. May problema na ngayon, dinakdakan mo pa ng dinakdakan, lalo kung hindi naiintindihan. Dapat sila pala, pagpupunta tayo sa kanila. Ayaw mo silang umiyak. Yung asawa ko, binubuo ko. Yung asawa ko, tatlo na asawa. Bali, ayaw sila. Diba? Asawa ko, lima na ang anak sa iba. Di ba, ayaw mo sila. Alam po, punta ka sa kanila, may problema na nga, sinira mo na mo, lalo pa dumami problema na lang. Alam po, wala na kang pagkain, istorbo mo yung pong magluto, dapat may dala ka. Alam mo yun, no? Hello, you need to listen to the news. Diba? Tinitignan ka ng gano'n, ayun pala gusto niya nung magkape. Ayaw mo ba bigyan ng kape? Ikaw ba naghihintay? Overdraft na nga yun eh. Ikaw ba? Diba? Ito listen. Diba? Pero you need to be strong. Dapat kaya able ka. Amen? Hindi po punta ka wala. Hindi po ganun ah. Dapat you are ready. Diba? Dapat meron kang strategy. Diba? Nag-inventaryo ka kung sino yung lalapitan mo. Amen? Kaya sabi dyan, listen to the lost person to empathize and understand how to share. Listen to the Holy Spirit to prioritize when to share. Amen? Make sense po? Kasi intentional ka eh. And what is the biblical? You remember the eunuch, eunuchs? Tignan natin. Okay po ba? I don't get any mas maganda. Balik tayo ng salita ng Diyos because the Word of God is very powerful. Amen? Tignan po natin yung aking pong case study in the life of the eunuch. Sabi dyan, listening is perhaps the most important skill in sharing the gospel. Nag-agree po ba tayo? Amen. Amen? Sabi dyan, learning the details of the gospel is relatively easy. Learning how to present the gospel in a manner that reaches someone requires active listening. Kasi you wanna get the inner problem niya eh. Yung makakabuboy sa siya. Tapos, when the Holy Spirit, ito yung verse na ibigay mo sa kanya. Kaya dapat ikaw, marami kang word of God. Your message bearer ka. Dapat ukma sa problema niya. Amen? Alam niyo po ba si Solomon kung bakit maraming girl? Kasi famous eh. Kaya iba na lang yung pagbabayaro, Lord, pahinain mo ang trabaho niya. Para hindi siya makapabuhay. Yes, true! Malakas siya, Lord. I-call mo siya. Lord, ewan ko lang kung mga pambabahay ito. Pag na-depesit siya, iyak to. Dalapit to sa asawa niyang asawa. Kasi ang tunay na ang magmamahal siya, yung asawa niya. Are you with me? Subukan nyo ipanalangin kaya yan. In 3 months time, ewan ko, di ba? Baka hinahayaan nyo yun. Gliliwaliw. You remember Solomon? The reason why there are 3 sons mentioned, even is the wealthiest man living on earth as a king. Because he enjoys wealth, wisdom. Alam nyo kaya nagliliwaliw ang tao because of more wealth. Hello? Kaya minsan parang pagsamba wala na eh. Hello? Hindi naman po tayo ganun, ha? Balance tayo. We are so balanced. Okay? Pero may make sense ba yun? Nakakalimutan ng tao. Nakakalimutan ng tao. Ang lumapit sa Diyos pag sobrang marami yan. Sabi dyan, both to the person you sharing within the Holy Spirit. Tingnan po natin the case study of the unit. Okay po ba? Natututo po ba tayo? Very practical? Amen? Sabi dyan, Acts chapter 8, verse 26-40, New International Version, Philip and the Ethiopian. Sabi dyan, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out and on his way, he met an Ethiopian eunuch
an important official in charge of all treasury of the Kandaki, which means Queen of Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. On his way home, was sitting in his chariot reading the book of Isaiah, the prophet. Next slide, Kuya. The Spirit. Okay, kaya dapat talaga nakikinig tayo. Tinan niyo po, effective talaga na punong-puno tayo. We study about the Holy Spirit this month. No? Para talaga mapuno tayo. Told Philip, go to that chariot and stay near it. Oh. Nagsalita ba kagad si Philip? Tingnan natin. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Anong ginawa daw ni Philip? Nakinig. Bagamat alam niya, sabi ng Lord, huwag mo munang interpret ha, makinig ka muna. Kasi tayo, pag inutusan tayo, sabi mo, pakinggan mo muna siya. Tayo, bistang birayo. Kaya nang confused. Oh, just to listen. Listen muna, pakinggan natin daw. Sabi ng Spirit ng Lord. Do you answer them what are reading? Philip's asked. How can I? He said. Unless someone explain it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Yun. Pinakinggan niya. Yung problema niya, binabasa niya. Eh, he cannot understand. Sabi? Unless someone is mag-explain sa kanya. Amen? Kaya this is the passage of scriptures. The eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he did not open his mouth. In his humiliation, he was depraved of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, tell me, please, who is the prophet talking about himself? Or someone else? Yun, that's the right answer na. Nalilito na yung ano, yung mayamang eunuch. Sabi niya, grabe problema niya. Ang problema niya, kasi mayaman siya, problema niya, hindi niya maintindihan. Alam niyo po ba, dito maraming mayaman, hindi lang nila maintindihan ng Bible. Ang problema sa atin, pinapangunahan natin sila kaysa pa sila magtanong. Nahiyatro sila magtanong. Hintayin natin sila magtanong. Amen? Listen to the Spirit. Sabi, then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. Amen? Nag-re-require ang good evangelist ng listening skill. Amen? Next slide. Sabi dyan, na-convert ba yung eunuch? Yes, the eunuch asked Philip, tell me please, who, ayun na ba yun? Yes, about himself or someone else. Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they come to some water, and the eunuch said, look, here is water, what can stand in the way of being baptized? Palakpakan natin ang Lord. Kasi proper yung pag-evangelize ni Philip. Amen. Okay po ba yun? Nakikinig and right sa inner ng Espiritu ng Diyos. Kaya even pagpunta natin kung saan man tayo dadalhin, hindi po tayo yun, kundi ang Espiritu ng Diyos. Pwede ba natin ipanalangin yun? Amen? Sa mga devotion ng Lord, bring mo kami sa mga eunuch na ito. Bring mo kami sa mga homeless. And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. When they come up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. And the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Wow, amazing. Ang tunay na conversion, nasisiyahan siya. Amen? Amen. Sabi dyan, ang mabigat na conversion, alam niyo po, matuwa lang siya sa iyo. Huwag po siyang matutuwa sa iyo. Yung ini-evangelize niyo po, didisciplinahin niyo po. Disciple, it means discipline. Hello? Hindi sila malalaking tama. Pag hindi niyo po siyang dinisciple, disciple means discipline. Patuluan natin sila manalangin. Hindi natin lagi siya pupunta sa mga kainan. Hindi po ganun disciple, ha? That's not discipline. It is a five Christian group. Prayer, worship, testimony, evangelism, and the Word of God. And a powerful tools to disciple people. Amen? Sige, next slide po. Sabi dyan, Jesus' example for effective evangelism. Tingnan po natin. Wala tayong ibang makukuha nun, kundi ang Panginoon.
epektibong-epektibo ang ating Panginoon. Sabi niya, just spend time. Okay. Kasi hindi nga sila lalapit eh. Talagang tayo. Ako, I believe the Lord reminded me, kasi nag-response tayo, di ba, sa evangelism, sa Guildford, nireward tayo ng dalawang kanalo, panakpakan tayo ng tinanyawan doon, no, nanay test, no? Tinanyo, nagulat kayo, tula tayo nag-evangelize. Kala nila, eh, binibitahan mo natin sila. O, toto ako kapong salamat. Makita natin. Kasi ang Lord nag-reward. Amen. Gagawa lang po talaga tayo. Ministering to people needs. Tinanyo po, di ba po? Ganun po talaga yung church. Kaya nakakalungkot, pag pastor ka, ikaw pa yung problema ng church, paano ka kumain? Huwag naman, no? Dapat baguhin natin yun. Di ba? Totoo po yun. Ako po nag-full-time summer. Nagtinda po ako sa kalsada ng Binyan. Namamakyaw po ako sa SM, Kuya Ryan, Darin, ng mga karne. Yes, di ako nahiya. I cook from ulam. Even in my mission time, di ako nahiyang magtanim. Hindi po ako nahiya. Kasi biruin mo, puproblemahin ka yung nagmi-mission ka. Ang hirap na. Kailan po? Kasi paano natin i-represent ng church? Amen. Tayo ang unang masipag. Tayo ang unang nandiyan, no, Ate Alice. Buti, si Ate Alice, supporter ko na yan. Lagi na ako may pancit kanto na titlog. O, di ba? Sabi ay girlfriend, Kuya Kyle. Kaya pag mag-i-mission ka, you don't need to be single. O, di ba? Amen! Ate Libby, ayun mga magpapastor. Pray hard, Lord! Give me a man! Oh, I will not serve you! Wag naman, Ate Libby, sabi sa Ate Libby. Tawa ko lang kayo. Mas maganda, meron tayo mga kasama. Amen po ba yun? Amen. Sabi dyan, physically touching their lives through mingling. So, di ba sabi nga nila, pati siya, makasalanan daw siya, kasama niya, mga lasinggero, makasalanan. Kasi that's the reason the church exists, para sa kanila. E kung di tayo pinakasamahan, di wala naman tayo rito, di ba? The same thing na gagawin natin. Showing sympathy and ministering to the needs, we show people that we care. Revival is coming. Palakpakan natin. Tignan niyo po ito, 38 years, walang pakialam sa kanya, but Jesus intentionally come to him. Tignan po natin yung biblical principle, biblical foundation of this. John chapter 3, for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Amen? Ilagbaitan natin yung isan, yung church ng South London and Guildford. For God did not send Guildford and South London into this world. Di ba ang ganda? Sige, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. For God did not send South London and Guildford Church to the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Palakpakan natin ang Lord. Next slide po. Sige po. Sabi dyan, but how he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he has also mediator of a better covenant. Pag yun ang dala-dala mo, especially ngayon, nasa right hand siya, alam niyo po, maraming dadalhin sa church yung mga anointed na mga maggagawa sa last days. Dumaan sila sa matinding mga pagsubok at training sa buhay. And they will use them mightily. Yung mga tao, talagang sad-sad yung kanilang paghanap sa Diyos. Hindi yung mga gwapo at mga ganda at mayaman, hindi po ganun. Hindi ganun ang prinsipyo. Yung mabibigat, yung pinagdaanan nila sa buhay. Yung matinding hirap. Thank you. Amen po ba yun? Kasi pag dinala sila ng Lord sa pinakamagandang kalalagayan nila, wala silang itataas kundi ang Diyos. Palakpak na. Isang tatanong ko, ba't kaya ako sa England?
Kasi God has a purpose. Tingnan po natin. Malapit na po matapos. In 6 minutes. Sabi yung John 5, 1 verse 9. I hope I can put something in your heart, Kuya Ray, Kuya Darnet. Okay po ba? Sabi diyan, the healing of the pool. At the pool, sorry. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festival. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, and the paralyzed. One who was there had been invalid for 38 years. Girl. You know, there's no church in northern England, di ba? For 40 years. Wala tayong nakikita sa report. Nakuha niyo po ba? Invalid. Walang jail church. For 38 years. Wala silang nalalapitan. Walang sinungan. When they saw Jesus, saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time. Naramdaman ni Jesus. He's been there for 38 years. Dapat ganun tayo. Ang hirap pag Kristiyano kayo, kung kaaway ng church, mahiya ka naman. Please. Takot-takot. Sabi nga ni Kuwait, how ka? Di ba? Jail United Kingdom celebrating 40 years. Pero wala pang church sa Croydon. Hindi ba natin nakikita? Di ba? Sa Red Hill. Tapos magpapabigat pa ako sa church. Can you imagine that? Ang hirap nun. Ang hirap nun, to be honest with you. Do you want to get well? Imbis na ikaw ay tutulong bumuhat, ikaw ang binubuhat ng church, lalong bumigat ang church. We are walking for 40 years. But we want United Kingdom will never be the same. We love United Kingdom. We love the new Prime Minister. We want our community to be good. Diba? Yan po ang purpose ng buhay natin as a Christian. To have a vibrant community. Dapat tayo yung bumubo. Next slide, sabi niyan. Alam mo, ginagawa ko pa ito, iyak ko ng iyak. In 38 years, sabi ko, grabe. Napakasarap ng salita ng Diyos. You know, nare-repress yung puso mo umibig sa Lord. And it's a good thing. To win soul is wise. Sir, the invalid replied, I have no one to help. Sino ang tutulong sa kanila? Tapos iniisip mo, as a Christian, ako dapat pinapamper, ako dapat tinapansin, ako dapat. No! You're already blessed. Amen. Siguro yung mga yan, siguro tatay yan, makasalanan, di ba? Parang si Job. Kaya nandiyan yan, for 38 years, di nang sipa. Imbis na itulungan, di ba? Minamak. But the church doesn't exist for that purpose. We need to help the community, people. We need to bring it closer to Jesus. Dapat may iba, may stir up. Dati, iba pagtingin ko sa church. Pag-feel ko lang, pupunta ako, hindi po ganun. Amen. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pagtulong sa church. You cannot help the community. Yung anuman, no matter what happened, no matter what is the condition of weather, na akong bagay, I want to see Jesus. Amen. I want Him. I want my community. This is our last hurrah. Tayo magpapaganda na, we are the one who called by God to be a good citizen in our community. No other, hindi po yung mga pusa. We are in this generation as a Christian. Ito ang ating bato. This is our moment. Amen? Palakpakan natin yung Lord. The reason you are here in the very blessed country, you
become a part of a great revival of United Kingdom. You know, United Kingdom, I just read it in my story, in my study, in a mission course. All the missionaries, all great revivalists from United Kingdom. Evan Roberts, Jennox, they are from here. The reason why we are here, we need to help them to bring it back to their glory. Number one, to pray for them. Lord, bring them to their own glory. It's not about people. It's about God. The God who's preserved United Kingdom and blessed United Kingdom. And that's the reason why we are here. Amen po ba yun? Amen. Ikaw at ako. I'm trying to get in. Someone else goes down ahead of me. Pinag-uunahan. Tayo pa yung nangunguna sa mga blessing. Mister, paunahin natin yung mga wala. Amen. Di ba po? Tayo pa. Dapat hindi po, the Lord will bring more people in His kingdom through your life. Amen. Hindi po ang pastor, hindi po sa amin. Sa inyo pong mga buhay. The Lord will bring many people. You will experience the abundance blessing of the Lord if you have a good relationship with Him. It is about relationship and your integrity about it. Being a Christian. Amen. Sige, next slide. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day in which they took place was a Sabbath. Ibig sabihin, nilika ang jokes on Sunday service. Hindi tayo magpagandahan para gumawa ng kabutihan sa Lord. And the most rewarding part, para i-reward natin ang heart niya, is to worship Him. In His spirit, and the Lord will bless us tremendously. Amen. Next slide po. Sige po, tapos na po tayo. I want the praise and worship to be ready. At yung Santa Cena, we want to pray dyan. Upo lang po kayo dyan, habang praise and worship natin. Sabi niya, "Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful." Amen po ba yun? Pag muna po natin ibibigay pala, ang Santa Cena po pala ay binibless. Yes. Sabi dyan, where he was put every day to beg for those going into the temple courts. Sabi dyan, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. We are so limited, church. Diba? We are so limited. But our partner is Jesus. Kaya pag-partner natin ng Lord, kaya natin gawin ito. Sabi niya, "Then Peter said, 'Silver or gold, I don't have. This is my favorite verse. This is my favorite verse, aking issue. Lord, I don't have someone. I don't have silver and gold. Alam kong pagtatagumpayin mo because nasa tabi kita." Kaya ako, di ako takot, maski maging sa mission, to be honest. Never scared. Kasi alam ko, kasama ko tatlo, the Father, the Holy Spirit, and the Son. I don't have silver and gold, but I have Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, taking him by the right hand. He helped him up, and instantly the man's feet and ankles become strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went them into the temple courts, walking and jumping and praising God. You know, before Holy is been opened ready, you know, in my own, our own spare time, alam mo, nilibot ko po yan, may bus. From Sutton Station, the bus 420, in my extra time, I just read the books from Sutton to Crowley, just to pray. And Ate Teronais ka. Nandiyan, dumating sa wala pong ibang susi, kundi ang panalangin. No other lang. It's not our strength. It's about Jesus. It's Jesus. We don't have silver and gold, but we have Jesus. Jesus. Only Jesus. Sige po, the third, last of my PowerPoint, my conclusion. Sabi, we need to understand that evangelism is not a spiritual gift that few possess. Ang problema, naiintindihan, para lang sa pastor yan. Sermon mo, brother. Huh?
it is for the church. Diba sabi ni Kitho, the definition of preachers and evangelists is big different. Yes, as a preacher, you need to study hard. Did research, trainings, diploma, science. Lagay mo na yung mga katedral mo dyan. Kailangan yan. Pero huwag natin ipagmalaki. One of my mentors is Dan Balais, the intercessor of the Philippines. Sabi niya, Aldrin, you've been trained in this small room, but that's not credential to boast. Even the selling ng salt and calamansi, it can be used by God. No credential, only the power of Jesus. It is the command given us by Christ Himself. Every believer is called to share the gospel. Amen po ba yan? Amen. With the world around them, we are all called to be witnesses to the truth of Jesus. Can you imagine recently lang ako yakay? One of revival team came to United Kingdom for 5 days. They spent more than 1 million. 4.5 million for United Kingdom to revive. Nothing to expect, no? Just to share revival in United Kingdom. Nakakaya naman, South London, Guildford. Sila, grabe sila magano. Naniniwala silang may revival sa United Kingdom. Tayo pa rin, parang ikaw pa rin. Huwag naman. Amen? It is about time to help United Kingdom. Amen? Brother Arno, paano? Pray. Be a good citizen. Be a good Christian. Samahan natin ang bagong Prime Minister. Amen? Hello. Palakpakan natin ang Lord. May pag-asa sa Lord. Yes, tayo. Pwede ba na tayo po? Banggitin natin ang community. Papapray natin ang Santa Cena. Where you belong. Alin naman natin ngayon sa community. Okay po ba yun? Pag-pray natin ang bagong Prime Minister. Mag-iisa tayo. Suportahan po natin. Sige po, lapit po natin. Mag-pray po natin ang tinapay. And while the praise and worship scene, we will bless. Sige po. Tapunan po tayo. Sabi dyan, intentional. Yung word last, yan po ba yan? Doon. Ito po yung nakita ko kay Hinala, Kuya. This is the word of God. I receive kay Kuya Ed, sabi dyan, ang bishop natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is power of God. Kaganina po ng prayer meeting, gusto ko mag-take over to pray for United Kingdom to receive the revival. Kaganina pa. Na-excite po ba tayo? Na tayo mga Pilipino community ay magiging bahagi. Amen? Hindi lang tayo kakain ng masana sa tubas dito. Magiging bahagi rin tayo sa kanilang muling pagbabalik sa mga. Amen? Sige, tayo po ito mayo. And the last verse, sabi dyan, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Heavenly Father, Lord, I bless this element, Santa Cena element, Lord. Lord, I pray that you bless and anoint this element. Lord, while we are doing this, Lord, you will be pleased. And Lord, we agree that we pray, O God, for the revival of United Kingdom. Lord, according to your word in Isaiah 65, Lord, our works will never be in vain. Before we call, O God, you will answer us. And before our need arise, you will answer our needs. In Jesus' name we pray. Amen. So, what is the word? Tapos mamaya po, maski wala po tayong tutugan, ha, kapag binibigay po natin yung musika, sige po, umawit na po tayo. Pero pag meron na pong lahat, Christ my Savior, worship Him, hallelujah. Hallelujah.
Sena. Lahat po tayo ay only 1 minute lang po ito. Tayo po ay magsama-sama at ipanalangin po natin ang ating bansang kinabibilangan ng United Kingdom, that United Kingdom receive the total revival and revival across the land, and United Kingdom will never be the same. Magiging Christian nation din sila. Maririnig po natin muli ang magagaling na preacher, Spurgeon, who wrote 5,000 sermons. Bear with me po, kasi isa po ito sa ating pong mga audit na kailangan po natin po talaga itong gawing formal. And I will open 1 Corinthians chapter 11. Bukas na po ba ang inyong mga atin, mga Santisena? Sige po, please. Okay, time po natin sa Tiyerna. Sige po, please raise the bread. For I receive from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do this in remembrance of me." Heavenly Father, Lord, salamat. Thank you, Lord. Thank you so much for the power of your grace. We remember you today. Please eat the bread. Please raise the juice. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the gel, Lord, wine, that we took seriously about this communion. Thank you, Lord, for our mission, Brother Eddie Villanueva, and the entire churches across the globe celebrating and remembering your cross. Okay. Thank you, Lord. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Heavenly Father, without remission of sin, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Thank you, Lord, for the power of your cross. We remember you. We love you. Please drink the juice. Sige po, mananalangin po tayo sa ating po bansang United Kingdom. Please, taas po natin ang ating mga kamay. Heavenly Father, nagkaka-united, O God, with our mind, our heart, and soul, to pray that United Kingdom will receive revival. This nation will become a great again. Lord, help our King and the new Prime Minister to work in hand with a good relationship, with collaboration, O God, even the embassy. Ano man ang kanila pong mga kinabibilangan. Lord, thank you, Lord. We receive revival. And Lord, Britain will be great again. Especially, Lord, sa mga kapatid po namin mga Christian. Lord, you will revive the churches across United Kingdom. Lord, revive United Kingdom. Once again, yung mga sleeping churches, Lord, fill them with people. Our community will become alive again in a Christian activity. Lord, help this nation to become great again. And especially, Lord, sa pagtawag. Thank you. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name. Sige, pwede ba natin panalangin na si Kuya Darren, si Kuya Ray, extend po natin ang ating pong
Sa kanya, Lord, salamat sa dalawang kapatid. We are so blessed this afternoon, Lord. Even we don't invite them, Lord. You are the one who invite them to come here. Lord, allow us, Lord, to become people, to nurture them, to disciple them through the power of your word. Thank you, Lord, for their life. Bless them. Lord, I declare Isaiah 65, 23-24, Lord. Lord, let the works of their hand will never be in vain. Bless their family in Jesus' name. Amen. Jesus Christ in your life today? Amen. Have we received His joy in our lives today? Amen. Then by all means, let's give God a mighty clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. Sing with me as we declare victory. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. One more time. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. One more time. Together and had all things in common.
and sold their possessions and goods, and divided them among them all, as anyone had need. Praise the Lord. Ito po yung signs ng revival. Amen po ba? Pag may revival po, makikita po natin yung mga tao, ay hindi po sila nagsasawa. Amen po? Hindi po sila nagsasawa na laging pumunta Sunday after Sunday sa mga Bible study. Hindi po yan nasasawa. Lagi po silang excited. Yung po ang signs ng revival, isa sa mga signs ng revival. At hindi po sila laging nawawala sa prayer meeting. Signs po yan ng revival. So, makikita po natin dito, isa sa mga signs ng revival na nabanggit, even they sold their goods. Para daw, ano yung pinaka-keyword dito? As anyone had need. Kasi may pangangailangan po. Nakikita po nila yung pangangailangan. Amen po ba? Kasi mahirap po pag hindi mo nakikita yung pangangailangan eh. No, wala kang gagawin kapag hindi mo nakikita ng iyong mga mata. But when there is revival, you would see the need of the people. Kaya nga sabi ni Brother Alvin kanina, intentional soul winning. Nakikita mo yung need ng tao. Nakikita mo na they need Jesus Christ in their lives. When we went, sabi ko nga, nasabi ko na to, na-testify ko na to dati. When we went up north ni Brother Aldrin to reach people sa ano po, sa Stockton on this, mararamdaman mo yung awa that this had they been far away, and they have, of course may mga churches po doon, but there are Filipinos na doon, pero walang churches tayo. Amen po ba? Nakikita mo yung need. You see the need of the community. So one of the signs ng revival ay yung mga tao may intentional giving. Kasi nakikita nila yung need ng pag-abot sa marami pa pong tao. Many, many people need Jesus Christ. And that is the truth po. At salamat. Sabi ko nga, kanina na doon po ako. Siguro ito dahil I'm not ano, baka ako lang ang nakakaramdam nito na sabi ko sa isip ko, dahil hindi kayo nagdadala ng mga kaluluwa at hindi kayo nag-i-invite, I will bring the people here. Amen po? Makita natin ang pangangailangan po ng church. Makita po natin ang pangangailangan po ng mga tao. At ang true revival po ay makikita natin hindi lamang masigla ka na umaattend every Sunday, every prayer meeting. Kung ano mang ministry ang pinagawa sa inyo, Lord, masigla kang ginagawa. No, that's a sign of revival. And that sign ng revival po ay ang magbigay. Nang hindi ka nahirapan, hindi nga na nga dapat matagal na exhortation ng tithes and offering. Kasi ang true revival, you bring your tithes. Ready ka. Dala-dala mo na. Hindi mo pa naririnig ang tithes and offering. May alam mo na, this is what I am going to give to the Lord. Ganun po ang true revival. Hindi na kailangan kang sermonan ng mahabang preaching para dito. Because that is the true revival. Amen po. So sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob sa hapong ito. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, that you are a God of revival. Salamat, Panginoon, for the intentional giving na sa amin palang pong pagpunta sa lugar na ito. We know what to give. We have in mind na ito po ang aming ibibigay, sapagkat hindi mo lamang sinabi, Panginoon, bagkus, O Diyos, we obey you because our love for you and our love for the people, O God. Dito po sa aming community, marami pong salamat, dakilang Diyos. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga kaloob sa hapon ito. Every tithe and offering, O God, that we will be offered unto you, mula po, Panginoon,
sa mga kamay na nakataas. Thank you, Lord, that despite of our challenges, tinuturuan mo kaming patuloy na mas sumunod sa iyo sa gawain ng pagbibigay. Kaya naman po sa lahat ng pagtitiwala ng iyong mga anak, Ama, ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na tumutugon, O God, at tumutupad ng iyong mga pangako. With all your promises, we claim, O God, na ang iyong mga anak ay hindi mo pagkukulangin. Sa kanilang pagtitiwala at pagbibigay, ikaw ang Diyos na magsusupply of their every need, O God, according to the glorious riches of through Christ Jesus our Lord. Maraming marami pong salamat, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng kaloob na ito. Pagpalain mo na mas marami pang mga buhay ang mabago sa pamamagitan ng pagkakaloob at pagbibigay nito. Many, many souls will be saved. And many, many souls will be transformed and changed into the likeness of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you. We honor you through our offering, O God. Be exalted. Malugod ka, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, habang po tayo ay nagkakaloob, meron po tayong mga ating pong mga dyan po yung ating accounts. But you can also get yung ating pong mga envelope. Yan. Yung mga gusto pong magbigay sa ating pong mga gatekeepers, you can ask them. Ayan po yung ating account. And sa ating pong announcement, siya may post yung ating pong announcement. Dahil may bago tayo, i-repeat po natin, no? Kung tayo-tayo na lang po, i-remind na lang natin ang ating announcement. Meron po tayong midweek service sa ating pong mga baguhan. Join us in our midweek service every Tuesday, no po? Every Tuesday, 8:00 until 9:30. Ang ating pong dawn watch, ang ating pong may everyday dawn watch. Mahirap po siguro dun sa iba, but dito po sa atin, meron po tayong Saturday every week. Ayan po yung ating mga local activities, evangelism. Si ating Grace po ang ating pong head dito. So, ang ating pong mga life group, kung sino po sa inyo ang malapit, ayan. Saan po ba sila, kuya? Croydon. Yeah. Ayan, si Brother Adrian po ang ating Croydon, yung nagturo po sa atin kanina. So, approach po Brother Adrian. And yun po yung mga area natin at yun po yung ating mga live group leaders. Ayan po. So, but sa ating pong dalawang bago, kung taga po sila'y taga Battersea and Croydon. So, Norbury. O, yan. Brother Adrian, medyo malapit-lapit. Siya po yung pinakamalapit na area po, no po, ayan. At next week po, ang ating Guildford, amen po ba? Hallelujah. Sige po, pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ang ating pong Guildford, makita-kita po tayo doon. 11:00 po ang kanilang simula. So, punta po tayo doon ng medyo mas maaga para makatulong po tayo. Oh, wala po tayo dito. Amen po. Doon po tayo, magjo-join po tayo sa Guildford next week. Anything pa po? May meeting po ba tayo, Brother Adrian, later? Sige po, sa mga workers po. Ay, one convention! Ayan, one convention sa 25th and 26th of July. The whole of the UK ng one convention will be going to be held here. Sa atin po tayo po ang magiging host. So be ready sa ton.
Amen po. Sa ating mga volunteers, we need more volunteers. Sa ating pong mga gatekeepers, sa ating pong mga SOS, we need volunteers po para po tayo ay makatulong. Ano po, brother? Mga tagapagluto, tutulong magpakain. Ayan, praise the Lord. Anything else pa po sa ating pong ang ating pong newsletter, ayan, please approach ang ating pong man if you wanted to get involved po dito. Yung mga magaling diyang magsulat. Ayan. So we needed your talent to contribute po dito sa ating newsletter. And any other detail po ay ma-explain po sa atin ng man. Ayan, anything else pa po? Compare po September 1, Brother Eddie, Bishop Brother Eddie, ang ating newsletter. September 1 at 2 p.m. po, 2 p.m. ang ating pong 40th United Kingdom Anniversary. And ang ating pong guest speaker is si Brother Eddie. Amen po. So, praise the Lord. At hindi po lagi namin si Brother Eddie ang ating guest. But this time po, Brother Eddie, because we are 40th anniversary. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay patuloy na tumayo. Hallelujah. As we are going to be led sa ating pong closing song. Already close on service. Can we just give him praise? Sing it out, day and night. Salamat, O Diyos, sa
sa patuloy na pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-abot. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pangungusap. We are more than grateful, O God. Not everyone have been given a chance or chances or second chance. But you have indeed given us many, many chances. Para po, Panginoon, patuloy na masunod ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Thank you, Lord. Give us the burden for the lost soul. That true burden, O God, that we are here for a purpose. And your purpose is to seek those souls and save them. Lord, maraming salamat. Let your anointing of this, or being a soul winner, be upon each one of us. Yung true revival, Lord, mangyari po sa amin. Na mag-imbita kami ng mas marami pa at umabot ng mas marami pa, Panginoon. The people that you have given us, surrounded. Sa aming pong surrounding, Lord God, give us that burden to bring them all here in this place to know you and have a relationship with you, O God, as their Lord and personal Savior. Lord, marami pong salamat sa iyong lingkod na ginamit. Thank you for his life. Lagi po namin sinasabi, silver and gold, we do not have this church to give him. But the God he served and the God he trusts is the owner of the heaven and earth. Ikaw ang patuloy na mag-supply ng lahat ng kanyang pangangailangan. Magbigay ng kalakasan, O Diyos, na gawin ang iyong dakilang kalooban. Despite of all the challenges, be His Lord, be His Master, be His Savior. Lord, salamat, increase JIL South London. Increase the territories, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng capacity and the ability, O God, for all you have called in this place to reach our mission areas in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat, dakilang Diyos. We remember the life of our Bishop, Brother Eddie Villanueva, and his entire family. Lord, in his old age, remember him. Let strength not depart from him, O God. Continue to protect him and use him even more in his last days, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, as we raise our hands in worship, we raise our hands in obedience and submission to you. We receive the blessing of the Father, the blessing of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.